sa the hardest time ng Panginoon. Heto na naman yung lingkod. Wala sawang mag-share sa inyo ng kaunting kaalaman ukol sa kalusugan at masamang karamdaman. Guys, yung vlog ko na ito ngayon, yung share ko sa inyo ngayon, ito po yung part 2 no, ng pain in right quadrant sa upper abdomen natin. Ito po yung part na to na sumasakit. Okay? Na kapag nagkaroon tayo ng sharp pain dito sa lugar na to, nagda-dull cramps po yan, at the same time, nag-spread po yan hanggang doon sa likod. So sa part 1, doon natin nalaman na there are two reasons kung bakit nananakit yung hypochondria, ang technical terms dito sa lugar na to, o hypochondrium sa technical terms. Okay? So part 1, nalalaman po natin kung ano, there are two reasons kung bakit nagkakasakit, may pain tayo sa part na ito. Una, ang pagkakaroon ng problema sa pancreas. Okay? Pangalawa, ang pagkakaroon ng problema sa gallbladder natin. Sa pancreas problem, hindi ko na lang ni-lecture, kasi may isang vlog ako nito, may lecture ako about diabetes. Doon yun na lang po malalaman kung paano nagkakaroon ng problema ang pancreas natin, kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na diabetes. Sa part 1, ayun lang ang ni-lecture ko about gallbladder problem. Sa part 1, nalalaman natin kung paano tayo nagkaroon ng stone formation inside our gallbladder. Because, yun nga po yung pinaka-root cause nito ay yung pagkakaroon ng excess estrogen. Alam naman po natin, yung fat cells, the more fat cells we have, no, the more estrogen na meron tayo sa loob ng katawan natin. Kasi ang fat cells, ito yung gumagawa, ang pinaka ano nito ay estrogen. Okay? Pangalawa, kung bakit nagkaroon nga po tayo ng problema sa gallbladder natin, ito na nga po yun. Pagkakaroon ng bilirubin, cortisol level, yun nga yung nilecture ko nung una. Okay, nagkakaroon tayo ng stress, alcohol, too much alcohol, sugar, at tayo nagkakain ng gulay. Okay, nagkakaroon tayo ng excess insulin. Okay, at nagkakaroon, mahilig tayo kumain ng mga junk foods. Yun po yung mga dahilan kung bakit sumasakit yung right quadrant upper abdomen natin dito yung part na ito. Okay? Sa part 1, nalalaman natin kung paano nag-build up yung stone inside our gallbladder. So, nalalaman din natin na kayong yung stone formation na yan na nabuo sa loob ng gallbladder natin, bumabara po yan, nakakarating po ito sa cystic duct natin. Na kapag nakarating ito sa cystic duct natin, ando na nga po yung nagpipressure. Too much pressure po yung gallbladder natin. No? Kasi nagkakaroon na siya ng ischemic. Meaning, wala nang tama. Kulang na yung pagdaloy ng dugo, supply ng dugo doon sa blood vessels, doon sa wall ng gallbladder natin. Kaya ang resulta, hindi lang stone formation na nagbibuild up sa loob, kundi nagkakaroon ito ng bacteria. Ang those bacteria kasi, pagkatapos sirain yung fat cells ng mucosal tissue doon sa wall ng gallbladder natin, aatakihin ng bacteria ito. Kapag na-damage na po ito, ito na po yung pagkakaroon ng inflammation ng peritoneum natin. Okay?
doon sa blood vessels natin, pag nagkaroon tayo ng inflammation, ang tawag po dyan ay peritonitis. Okay? Peritonitis ang tawag po niyan. Okay? Kapag nagkaroon ng inflammation yan, the more nagkaroon ng inflammation yan, the more dumadami yung bacteria at umaatake. So, nakakarating po ito sa blood vessel natin. So, kapag nakarating po ito sa blood vessel ng gallbladder natin, guys, believe me, yung neutrophils natin, ito yung white blood cells natin, nagre-react po yan kasi nakita yung bacteria. Oops! May bacteria. So, nag-iinit po ito. Kaya tumataas yung temperature natin. Yun, yung panahon, kapag nakarating ang bacteria doon sa white blood cells natin, since ang immune system po natin, yung white blood cells natin, nagre-react po yan sa pamamagitan ng pagtaas ng temperature. Yung panahon, pagkakataon, nagkakaroon po tayo ng lagnat. Okay? Nilalagnat na po tayo. May pagkakataon din na because of too much pressure inside doon sa gallbladder natin, yung gangrene cell, namamatay po yan. Okay? Pag namatay yan at nanghina yan, may pagkakataon na sumasabog. Kaya nga may pagputok, no? May pagkakataon na pumuputok po yung gallbladder natin. Okay? Yan yung panahon na undergo na po ng removal yung isang pasyente. Okay? Ito naman, kung ang stone formation, yung stone na yon ay nakarap doon naman sa bumara, sa may ibaba, sa may common duct natin, so, pa, yung upper part ng bladder natin maging doon sa hepatic duct. Yung hepatic duct kasi nakatas po yun doon sa liver natin. Okay? Doon po siya kumukuha. Doon po dumadaan lahat ng bile natin. Okay? Lahat ng bile juice natin. Halimbawa, yung mga bilirubin. Ayan. Yung mga cholesterol, lecithin, mga fats. Doon po siya kumukuha. Yung hepatic bile duct na yun. Kaya lang, kapag bumara yung part sa common duct na yun, yung lugar na yun, napipressure. Okay? Kasi hindi na siya nakakatakbo. Naiipon. So, nagkakaroon siya ng pressure ngayon. So, yung part ng hepatic duct na yun, nagkakaproblema karoon sa paraan. Nagbibuild up po to yung alkaline phosphatase na yan, inside po yan, bile juice po yan, nakukongest yun. At the same time, nagkakaroon ng tinatawag na bilirubin congestion doon sa hepatic duct natin. Na kapag mangyari yon, yung panahon at pagkakataon na yung pasyente naninilaw, nagkakaroon na yan, diyan, please. Okay? Naninilaw na po yung pasyente. Okay? Ato matinte. Kapag sumabog nga po yung ano natin, yung part ng gallbladder natin, since full of bacteria yan, may limang bacteria po, meron yan sa loob. Hindi lang po E. coli na common na nakikita natin sa stomach natin. Okay? Meron pa yung apat na bacteria na matindi din. Yung bacteria na yan, pag nakarating sa bloodstream yan, sepsis na po ang pasyente. Okay? Now, alam naman po natin kung ano ang practice ng Western na Western na doctor. Hindi na lang po namin sinerse inyo kasi ahaba po tayo. Ahaba po tayo. This time, tuturo namin sa inyo kung ano yung practice o alternative protocol and modalities ng isang alternative medicine doctor and naturopathic practitioner. As just what I've said earlier, as a naturopathic practitioners and alternative medicine doctor, we are treating the root cause of the problem, not the symptoms.
Again, ano po yung root cause ng problem ng problema ng gallbladder natin? Di po ba yung pagkakaroon ng excess na estrogen? Gawa ng too much protein and fats ang ini-intake ng pasyente. Tama po ba? Paano natin malilesset yan? So, ang pasyente, binibigyan namin siya ng modalities, ang protocol modalities, ang physical manipulation. Una, nagbibigay po kami sa kanya ng 3 days cleansing. Okay? Doon sa 3 days cleansing na yun, unang araw pa lang ng pasyente, 6 na pirasong kalamansi po ang ibibigay namin. Pagkagising sa umaga, 6 na kalamansi, puro, wala pa po siyang hilamos, wala siyang mugmog. No? Iinumin niyo po yun. Okay? Eh, sumakalam yung sikmura ko po eh. Inuman nyo lang po siya ng maligamgam na tubig. Kasi nagkakaroon ng chain reaction from acidity to alkaline ang pinasok natin. So nagkaroon siya ng reaction. Kaya naninikmura tayo. Pasukan nyo lang po siya ng maligamgam na tubig, nawawala na po yan. Okay? After 10 minutes, kumuha ka ng lemon, pigaan nyo lang po siya, kontsarahin nyo po siya. Huwag lang hanggang piga, kontsarahin nyo. Kasi yung mataas na content ng nutritional component ng lemon, nandun po sa pagitan ng pulp na yan at saka ng balat na yan. Kaya kontsarahin nyo siya, pigaan nyo siya ng gusto. Lagyan nyo po siya ng honey, mix nyo po, maligamgam na tubig po, no? Huwag pong malamig. Okay? Huwag po. Okay? Sa maligamgam na tubig, saka bitbitin niya sa labas, magpaaraw tayo. Okay? Sa type O, pwede kayo mag-intense and vigorous exercise. Pero sa type A, AB, at saka sa B, mag-brisk walking lang po kayo. Okay? Ang mahalaga ay nakapagpapawis po kayo at naarawan. Bakit? Tingnan nyo ha. Tingnan nyo po. The reason why tumataas yung tinatawag na nagkaroon tayo na tumataas yung bilirubin natin. Kasi yung bilirubin kasi natin, guys, ito po yung yellow substance. Na kapag nag-breakdown yung red blood cell natin, ito po yung resulta. Ito yung pinaka-waste. Ang problema, nagkakaroon po ito ng unusual breakdown. Why? Kasi nga po wala kang activity. Tulog ka lang ng tulog. Hindi ka pinagpapawisan. Hindi nag-circulate ng maayos yun ang dugo mo na ang bit-bit ay red blood cell. Tama po ba? Hindi po. Kailangan pong umikot ng maayos yan. Na umiikot din naman yan kasi nagpa-pump. Kaya lang, yung red blood cell dapat may bit-bit siyang oxygen. So, sa pamamagitan ng exercise at saka sun gazing, believe me guys, maa-amaze kayo. Yung unusual breakdown ng red blood cells nyo, nagiging normal po yan. So, nag-i-lessen po yung bilirubin problem natin. Okay? Yun po yung dahilan. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na pigment stone. Doon naman sa cholesterol stone, yun yung sabi ko sa inyo kanina, magbawas po muna tayo ng any animal fats or meat. Okay? Huwag po muna tayong kumain niya kasi it's just time. Tapos yung waste niyan, alam na po natin. Okay? So, pangalawa, sa unang araw po yun, nagbibigay tayo ng 6 pieces na kalamansi, no? Paaraw, at saka exercise. Like that, yung fat cells natin, nababawasan. Even the cortisol level natin. Kasi yung stress, nakakatulong po yung exercise at saka sun gazing para bumagsak yung cortisol level natin. Okay? Ang daming benefits po, guys. Ang pagpapawis at pigat ng araw. Gawin niyo po yan. Huwag po kayong pumayag sa loob ng isang linggo
eh wala po kayong aktibidad at hindi nagbilad ng araw. Okay? Then, 1 hour before meal, eh magtsaga po muna kayo, tsaga mushroom, and not vital juices. Ito po yung sinasabi ko, synergistic herbs. Okay? Lahat, halos lahat ng minerals and vitamins, nutritional value natin, nandito na po. Na kailangan natin, nandito na po sa Nutravitals. And ang trabaho naman ng chaga natin, guys, may kakayahan siya mag-refer ng damaged tissues, damaged organs, and damaged cells sa loob ng katawan natin. Sa buong mundo, ang chaga lang po ang nagtataglay na may mataas na SOD. Okay? Ang chaga lang po ang may mataas na content ng antioxidant sa lahat ng tanim ng Panginoon Diyos. Sa pangalawang araw, yung 6, dadagdagan niyo po siya ng 6. Okay? So, magiging 12 na po siya. Saan ba yung magiging 12 pieces kalamansi na po siya sa second day. Okay? Then, ay, eto pa pala, ang pagkain mo dito, dapat 20% cooked foods and 80% yung raw foods na vegetables and fruits. Okay? Yun po yung pagkain sa loob ng 3 araw na cleansing. Pwede po tayong kumain sa panahon nag-cleanse tayo. Okay? So, sa pangatlong araw, yung 12, nagiging 18. 18 pieces na calamansi. And same procedure. Kung ano po yung procedure nung una, yun po ang gagawin ninyo. Sa fasting, guys, sa 3 days fasting, Doc, bakit kailangan natin gawin yan? Mamaya, may isang lecture ako about yan. Tuturo ko po sa inyo. Sa cleanse, sa fasting, ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, dun lang po tayo kakain. Okay? Dun lang po tayo kakain. Again, it's another 20% at 80% na naman vegetables and fruits ang pwedeng kainin. Okay, and the following days, yung first day ng fasting, pa, nagkakalamansi pa rin tayo doon, kaya lang pababa na tayo. Meaning, nag 18 tayo, so first day, 18 din, tapos pababa tayo, 12, pabalik tayo na 6 pieces na kalamansi. Okay? Doon, sa 3 days na yan, guys, believe me, ma-amaze kayo. Why? Halos lahat ng mga imbalances na nag-manifest sa inyo ay mararamdaman nyo po ay nawawala. Nawawala po yan. Okay? So, every hour or succeeding hour na pagpapasting o nag-cleansing, a pinch of rock salt, put it over your tongue, then water. Kailangan, yun yung tinatawag namin hydrotherapy. Kailangan hydrated po tayo, guys. Huwag po kayong matakot. Na the reason why kasi kumakain tayo because of protein and carbohydrates, di po ba? Yung Nutravital juices, lemon, calamansi, at saka yung tanim ng Panginoon, may protein na rin yan at may carbohydrates. Ang maganda sa kanya, hindi na siya pinaprocess. So, nakapagpahinga yung organ natin. Lahat ng organs natin nakakapagpahinga. And the more na nakapagpahinga yan, yan yung panahon at pagkakataon na nagre-refer sila. Ngayon, dito naman sa fasting, na last day fasting, kailangan na po ng tamang guidance sa amin. Pa? Kasi, bago nyo po gawin ito, guys, kung maaari, makipag-ugnayan po kayo sa amin,
Kasi kinukonsider namin at the same time yung blood type ng isang pasyente. Okay? So, sa flushing, pa, kaya po natin ilabas yan. Ano patunayan? Napakarami na po akong naipalabas na stone formation na nagmumula sa gallbladder at saka sa kidney. Pa, sundan lang yung protocol namin, kaya lang, habang sinusunod nyo yung protocol namin, kailangan nyo yung guide na nagmumula sa amin. Kasi baka mamaya, mataas yung cholesterol mo, may triglycerides ka, may maintenance ka, mataas ang sugar mo, may SGOT, SGPT, aside ka, marami po tayong consider. Kaya nga po, hindi namin nilatag ang kabuuan ng protocol ng modalities, ang physical manipulation ng alternative medicine doctor kasi may individual differences po ang bawat pasyente natin. Okay? So, kung gusto niyo pong magkaroon ng katiwasayan, magkaroon ng normal na gallbladder ulit, guys, makipag-ugnayan po kayo. Hindi po issue yung health card nyo para pakialaman at tanggalin yung gallbladder natin. Always remember, guys, lahat kung anumang may organs meron tayo, believe me, may kaupo lang gamit po yan at it's a precious gift na bigay sa atin ng Panginoon Diyos na dapat natin pangalagaan. Sana po, nakapagbigay kami sa inyo ng konting kalaman, nakapag-share kami sa inyo ng konting kalaman ukol sa kalusugan at masamang karamdaman. Sa susunod po naming pagtuturo, ay eto na naman po ang tatalakay natin. Ito yung number 2. Okay? Nawa, natugunan namin sa pagkakataong ito. Sa part 1 at part 2, ang pagkakaroon ng pananakit sa part na ito, pain in right quadrant, upper abdomen. Maraming salamat, guys. Halinawa, pagpalain tayo. Salamat po ng marami. Okay, bye-bye.